Magandang araw mga kapasta natin na nakikinig. Carwin po. Win na lang for short. Tubong mas bati po ako. Pero after naming mag-high school na magkakapatid, lumipat kami dito sa Sorsogon. Dahil sabi ni Mama, dito raw talaga nakatira ang angkan namin simula pa nung panahon ng mga Hapon. Summer yon nang lumipat kami. At nalaman ko na isa sa mga tito ko, si Tito Val, ay may malaking negosyo ng piggery. Nagbibridge siya ng mga baboy para ipagbili sa mga tindera sa palengke at ilang restaurant dito sa Sorsogon. Nung summer na yon, inalok ako ni Tito ng trabaho. Bale, isa ako sa mga sasabay sa delivery truck na maghahatid ng mga baboy na pinataba namin sa slaughterhouse. Doon kakatayi ng mga ito. Pumayag ako agad syempre. Simple lang yung gagawin ko. Parang observer lang ako na maglilista ng bilang ng mga baboy na dala namin. Sa unang linggo nga namin sa trabaho, naisip ko na sobrang gaan naman ang tungkulin ko. Sa tingin ko, yun ata ang paraan ni Tito para tulungan ako sa pag-aaral ko nang hindi niya binibigay ng libre. Hanggang isang beses, may nangyari na talaga namang nagbago ng pananaw ko. 7 PM yung delivery namin. Last batch na yon at ang susunod naman ay kinabukasan na i-deliver. Bago umalis, finlashlightan ko pa yung mga baboy sa likod ng truck para makasigurong tama yung bilang na dala namin. Habang nasa biyahe, napansin namin ni Kuya Samson na magulo yung mga biik sa likod. Parang hindi sila mapakali. Parang may mali. Kalagitnaan ng biyahe, hindi talaga ako mapakali. Sabi ko kay Kuya, tabi muna kami. Titignan ko lang yung mga baboy sa likod. Naglabas uli ako ng flashlight at tinignan isa-isa yung mga baboy. Napansin ko na isa dun sa mga baboy parang kakaiba yung kilos. Para bang aware siya na pinagmamasdan ko siya. Yung kulay din ng mata niya ay katakataka kasi pulang pula ito. Matagal kong inilawan ng flashlight yung baboy na yon. Nakatingin lang din siya sa akin na parang naiintindihan niya ang nangyayari. Bumalik ako sa unahan. Sinabi ko yon kay Kuya Samson. Natigilan siya saglit. Tapos kinuha niya yung rosaryo sa harap ng manibela. Sabi niya, itapon ko raw yon sa harap ng baboy. Ginawa ko naman, Sir Neb. Kahit hindi ko alam kung bakit namin ginagawa yon. Nastak sa tenga ng baboy yung rosaryo. Narinig ko talaga na tumili yon na parang tao. Tumakbo palayo doon sa rosaryo kaya nakabunggo siya doon sa bakal na harang noong truck. Pareho kami ni Kuya Samson na tinitignan yung nangyayari. Hanggang sa nakita namin pareho kung papano nagbagong anyo yung baboy na yon. Yung ulo niya ay naging ulong pantao. Yung mga kamay ay naging braso at paa ng isang tao. Hanggang sa tuluyan na nga naming nakita yung tunay niyang anyo. Agad siyang kumaripas palabas ng truck at tumakbo palayo doon sa may gubat. Sabi sa akin ni Kuya Samson, dati na raw yung nangyari sa kanila. May aswang na nagpanggap na baboy din kasama ng mga baboy namin. Yun pala ay gusto niya lang makakain ng isa sa mga alaga. Pagdating sa slaughterhouse, kulang na yung dala nilang baboy na dapat kakatayin. Tinanong ko si Kuya Samson kung aswang ba yung nakita namin. Sabi niya, oo raw. Buti na lang talaga, Sir Neb, at napigilan ko yung aswang na makakuha ulit ng baboy sa truck namin. After mangyari nun, nalaman ko na ang katapat lang pala ng mga nakakatakot na aswang sa lugar na yon ay rosaryo. Simula nun, nabawasan naman kahit papano yung takot ko. Alam kong ano man ang mangyari, ililigtas ako ng dalakong rosaryo.
Sir Neb, pakitago na lang po ako sa pangalang Empoy. Isa akong tricycle driver. Noong mga panahon na hindi pa tumatama yung pandemic dito sa atin, ay maganda yung hanap buhay ko. Dahil 24 oras na may nangangailangan ng tricycle sa Toda kung saan ako kabilang. May call center at pabrika kasi na malapit sa pwesto namin. Malapit din kami sa palengke, kaya talagang walang tahimik na oras sa pwesto namin. Ang totoo niyan, sa sobrang daming pasahero ay ang daming miyembro ng Toda namin. Sa dami namin ay talagang sa akin pa napatapat yung misteryosang ali na naihatid ko isang gabi. Nanonood kami ng DVD sa pila noon. Malalim na kasi yung gabi at wala nang palabas sa TV. Hindi ko matandaan yung eksaktong oras, basta malalim na yung gabi. Focus na focus ako sa pinapanood namin. Nang tawagin ako ng isa sa kasama ko at sabihan na may pasahero pala na naghihintay sa akin. Nagmamadali na akong sumakay ng tricycle. Noong nakasakay na ako, ay tsaka lang din sumakay sa loob yung ali na pasahero ko. Wala akong napansing kakaiba sa kanya. Karaniwan lang yung itsura at suot niya, maliban sa malaking bag na nakasukbit sa balikat niya. Akala ko magpapahatid sa terminal dahil nga sa malaking bag niya. Akala ko luluwas. Pero nung tinanong ko kung saan kami pupunta, eh medyo nabigla ako sa sagot niya. Nagpapahatid siya sa lugar na kung tawagin sa amin ay Yungib. Kaya tinawag na Yungib ay dahil kahit may araw, eh sobrang dilim sa lugar na yon. Masyadong makapal yung mga puno at baging na halos hindi na makapasok yung sikat ng araw. May mga nakatira naman sa bungad ng Yungib, pero sa mismong papasok ay wala. Hindi dahil sa kung anong hiwaga, kundi dahil private property yon. At sinasabing may mga alambre na may kuryente na nakakalat sa paligid. Sabi ko noon sa ali, kung sa bungad ng Yungib ay medyo mataas ang singil dahil malayo na yon sa ruta ko. Umuo lang siya at sinabing papasok kami sa Yungib. Inaasahan daw siya nung may-ari doon, kaya wala akong dapat ikatakot tungkol sa kuryente. Sa madaling salita ay nakarating nga kami sa Yungib. Kalahating oras din kaming nanakbo. Sobrang dilim nga pala doon, lalo na kung gabi. Ilaw lang talaga ng motor ang nagbibigay liwanag, kaya takang-taka ako roon sa ali. Dahil sa laki ng bag niya ay wala siyang nilabas na flashlight. Binayaran niya ako ng 300. Malaking halaga yon dahil 80 lang sana ang sisingilin ko sa kanya. Tinanggap ko na lang at nagpasalamat. Noong paalis na ako, sabi nitong ali, wag na wag daw akong babalik kahit na anong marinig kong ingay. Bilisan ko raw ang takbo at magmadaling umalis sa Yungib. Nagtataka man eh, hindi na ako nagtanong. Kabado rin kasi ako sa Yungib. Wala ka talagang makikita dahil sa sobrang dilim. Para na nga akong maduduling. Pero bukod nga sa dilim, ay kinakabahan ako sa mga sinabi noong ali. Hindi ko na siya pinakialaman. Binuwelta ko na yung tricycle at nagmamadaling umalis. Yung pag-alis ko ay parang napakahaba ng Yungib. Wala akong makita bukod sa mga puno at baging sa paligid. Rough road pa, kaya ang hirap magmabilis. Pero kahit nakailang talbog ang puwet ko ay talagang tiniis ko na. Sa isip ko noon, siguradong puro gasgas ang ilalim ng tricycle. Pero wala na akong pakialam, lalo na noong may narinig akong sigaw ng lalaki. Sigaw na parang nasasaktan at humihingi ng saklolo. May kasama kasing iyak at parang natatakot pa yung mga sigaw. Nanindig na yung mga balahibo ko at pinigilan ko yung sarili kong tumingin sa side mirror o lumingon sa pinanggalingan ko. Paano ba naman? Sa sulok ng mata ko, eh may nakikita akong kulay puti sa refleksyon ng side mirror. Napadasal na lang ako ng ama namin. Sir Neb, mamatay man ako, ang sumunod kong nakita ay may maputing kamay na parang hahawak sa kaliwang balikat ko. Kita ko lang din yon sa sulok ng mata ko, pero hindi ko tinignan talaga.
nilakasan ko na yung dasal ko. Kaso lumakas din yung sigaw ng lalaki at may kasama na yung sigaw ng hindi mabilang na tao. Napaiyak na ako. Gusto ko nang pumikit noon. Pero tinutok ko yung paningin ko sa harap. Gusto kong huminto para baliktarin yung damit ko dahil para na akong naliligaw. Hindi pa rin kasi ako nakakalabas sa yungib. Birit na yung motor ko. Pero parang wala namang hangganan yung kinaroroonan ko. Doon na ako napadasal na sabi ko, Diyos ko, ihatid niyo po ako ng matiwasay sa pamilya ko. Hinihintay po nila ako. Ilayo niyo po ako sa kapahamakan. Sir Neb, totoo nga yata na kapag nagdarasal ay dapat yung sariling dasal at hindi yung paulit-ulit lang. Dahil nung masabi ko yung sarili kong dasal, ay bigla akong nakakita ng bahay. Nabuhayan ako ng loob dahil sunod kong natanawan ay mga poste ng ilaw at ilang bahay pa. Nasa bungad na ako ng yungib. Panaypasalamat ako sa Diyos hanggang sa makabalik ako sa pila. Tanong ng tanong yung mga kasama ko kung saan ko raw ba inihatid yung ali at 3 oras akong nawala. Papasikat na yung araw. Bukod doon ay puro putik yung tricycle ko. Pati yung bubong, pati ako, puro putik yung short at yung jacket ko. Kinuwento ko naman kung ano ang nangyari. Pero yung mga lukulukong kasamahan ko, ang iniisip ay nag-short time kami nung pasahero ko sa damuhan. Kaya puro putik ako. Nanginginig yung buong katawan ko noon. Kaya umuwi na ako at nagkwento sa asawa ko. Ang naisip namin ay maligno yung pasahero ko at napagkatuwaan ako. Simula noon, Sir Neb, hindi na ako naghatid sa lugar na yon o kahit doon sa bungad lang. Hindi ko alam kung anong meron sa lugar na yon at sa dahilang yan ay ayaw ko nang bumalik doon. Nakakita na ba kayo ng isang manananggal na nagbabago ng anyo sa harap niyo mismo? Ako, Sir Neb, oo. At ito sana ang kwentong gusto kong i-share sa mga kapasta natin ngayong araw. Kyle po ang pangalan ko. Empleyado ng isang radio station dito sa lugar namin. Isa ako sa floor manager ng mismong radio station. Naka-assign ako na mag-manage tuwing 6 PM papuntang 3 AM. Bale, ang mga hinahawakan kong mga DJ ay yung mga panggabi, mga nagbibigay ng advice o kaya naman ay yung mga laging bastos na topic ang tinatalakay. Isa sa mga paborito kong hobby tuwing break time ay ang pagyoyosi sa may rooftop. Wala kasi kaming designated na smoking area. Kailangan ko pang bumaba sa ground floor para makapagsigarilyo. Pero lagi akong tinatamad, kaya natuklasan ko yung rooftop. Ang kaso, bawal doon. Ang ginagawa ko tuwing gusto kong magyosi, sa hagdan mismo ako dumadaan at hindi sa elevator para wala akong makasalubong na magtatanong sa akin kung bakit papunta ako doon sa rooftop. Ito na nga yung nangyari. Isang beses ay naisipan ko ulit magpahangin doon sa rooftop. Sabay na rin ang paghit-hit ng sigarilyo. Para akong magnanakaw na palinga-linga sa kaliwa at kanan ko kasi ayaw ko nga na mahuli ng management. Pagdating ko sa itaas, tinulak ko yung pinto tapos pumwesto sa kanto ng rooftop. Nangangalahati pa lang ako nang makarinig ako ng isang babae na umuungol. Ang sensual ng boses. Pinatay ko yung yosi na sinindihan ko tapos dahan-dahan na lumapit sa pinanggagalingan nung umuungol na boses babae. Sir Neb, napamura ako nung makita ko na hindi basta-basta babae yung nasa rooftop. Isa yung manananggal. Wala siyang damit na suot. Pilit niyang pinapaliguan yung sarili niya ng langis hanggang sa nakita ng dalawang mata ko kung papanong nahati yung katawan niya. Lumabas yung pakpak sa likod at lumipad pa itaas. Nilapitan ko yung kalahating katawan.
Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Napasuka talaga ako sa sahig nung makita ko yung putol na bewang na yon na dumudugo pa. Tumakbo ako pabalik sa station. Hindi ko na inintindi pa kung may nakakita sa akin na nanggaling doon sa rooftop. Pumasok ako sa office at doon ko pinag-isipang mabuti yung nakita ko. Tsaka lang nag-sink in sa akin yung takot ko nung nakaupo na ako sa desk. Totoo nga, totoo yung nakita kong manananggal na nagbagong anyo sa harapan ko mismo. Simula noon, Sir Neb, hindi na ako bumalik sa rooftop. Natutunan ko nang bumaba papunta sa ground floor para doon magyosi nang may kasama na. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung sino yung nakita ko nung araw na yon. Pwede siguro na dayo lang. O ang mas nakakatakot na isipin, isa sa mga empleyado ng building na yon, yung manananggal na nakita ko. Hello mga kapasta, Mel na lang po ang itawag niya sa akin, isang working student. Share ko lang sana itong nakita namin ng mga pinsan ko nung minsang magkaroon kami ng family swimming sa isang ilog. Last year lang ito nangyari, kaya fresh pa sa alaala ko yung mga naganap. Summer yon, nagkayayaan ang buong angkan namin na magkaroon ng swimming. Total naman daw ay umuwi yung ilang tita namin galing pang Maynila. Halos 2 jeep yung kinailangan para lang magkasya kaming lahat. Yung sobra, nakasakay na lang sa mga motor na dala nung iba. Maganda naman yung ilog na napuntahan namin. Cottage lang yung binayaran namin, tapos okay na. Siyempre dahil nga hindi kami nakontentong magpipinsan na mag-swimming lang doon sa tabi ng ilog, naisipan naming maglakad-lakad muna. Gusto sana naming maghanap ng mas magandang view para pang-background sa picture na gagamitin namin sa mga social media namin. Medyo malayo na yung nilakaran namin. Ang dami naming nakitang makukulay na ibon, pati mga palaka sa tabi ng ilog. Hindi naman kami natatakot na baka maligaw kami, kasi hindi naman siguro mag-iiba yung pwesto ng ilog na yon. Hanggang sa marating nga namin itong parte ng ilog kung saan naiipon yung tubig sa isang parang maliit na lawa na naging malinaw na malinaw na swimming pool. Agad kaming nagunahan at nagsitalunan doon sa maliit na swimming pool na yon. Doon muna kami tumambay at kumuha ng mga litrato. Humahapon na, kaya sabi ko doon sa iba kong pinsan, bumalik na kami at baka abutan kami ng gabi sa pagbalik. Sabi nung isa kong pinsan, sandali lang daw muna, kukunan niya lang muna yung magagandang view sa cellphone niya. So kami naiwan doon sa parang mini pool. Naghintay na lang muna kami hanggang sa makarinig kami ng malalakas na huni ng ibon. Napatingin kami sa langit ng sabay. Sir Neb, may ibon doon na sobrang laki na halos matabunan kami nung malaki niyang anino pagdaan niya sa langit. Dumapo yung ibon doon sa may batuhan sa itaas, nakatalikod sa amin. Pinagmasdan lang namin yung malaking ibon kasi noon lang kami nakakita ng ganoong klaseng ibon. Malaki siya na parang agila, pero kulay gray yung balahibo niya. Wala akong ibang maisip na klase ng ibon na ganoon yung itsura. Siguro sa mga pelikula meron, pero lokal dito sa Pilipinas, parang wala akong maalala. Bigla na lang nag-iba yung anyo ng ibon. Yung mga balahibo niya sa katawan, parang umuurong at lumilitaw yung kulay brown na balat ng isang tao. Hanggang sa makita namin na nagbagong anyo nga yung ibon. Wala na siyang pakpak o kahit anumang balahibo. Isa na siyang normal na tao na nakatayo doon. Walang saplot. Bigla siyang humarap sa amin na ikinagulat namin. Kakaiba yung itsura ng mukha niya, Sir Neb. Medyo malayo pero pansin ko na
wala siyang ilong at sobrang laki ng mga mata niya para sa isang tao. Tsaka na lang biglang nagtatakbo yung nilalang na yon na nasa taas ng mga bato. Tumayo na rin kami ng pinsan ko. Tinawag namin yung isa pa naming pinsan na abala sa pagpipicture sa kung saan saan. Kaya hindi niya nakita yung mga nakita namin. Habang naglalakad pabalik, halata sa aming dalawang magpinsan na nakakita ng taong ibon na takot kami. Pero sino ba naman ang hindi matatakot kung makakita ka ng isang taong ibon na nag-iba ng anyo? Nung makauwi kami, dun lang kami nagkwento. Yung mga tita ko hindi naman naniwala. Pero Sir Neb, isa sa mga tito ko ang nagsabi na malamang daw ay engkanto yung nakita namin. Kasi sa natatandaan niya raw noong kabataan niya, ay nakakita na sila ng mga barkada niya ng ganoong klaseng nilalang. Pero hindi kasing swerte namin ang nangyari sa kanila. Kasi isa sa mga barkada niya nung araw na yon ay nasiraan ng ulo nung nakita niya yung taong ibon. Hindi nila alam kung dahil sa sobrang takot kaya nawala sa tama yung pag-iisip nung barkada nila. Nagpapasalamat na lang kami na nagawa naming makaalis kaagad sa lugar na yon. Hello mga kapasta, sana maganda po ang maging araw nating lahat. Pwede niyo po akong tawagin sa pangalang Jasper. 28 years old na. Bali po itong lugar namin, Sir Neb, ay isang maliit na bayan lang. Liblib at medyo malayo sa bayan. Ang pinaka malapit nga naming ospital ay isang oras pa bago marating. Dito na po ako lumaki at nagkaisip. Lagi ngang tinatanong sa akin ni Mama kung wala raw ba akong balak magtrabaho sa Maynila, doon sa mga pinsan namin, doon sa may maayos na trabaho. Pero lagi kong sinasabi sa kanya na okay naman ang business ko dito na bigasan. At kontento naman ako sa buhay. May girlfriend at ilang taon pa, balak na rin naming mag-settle down at bumuo ng sariling pamilya. Kaya ako sumulat ng kwento dito, Sir Neb, dahil gusto kong ibahagi itong nangyari dito sa bayan namin noon na talagang gumulat sa lahat ng residente ng maliit naming bayan. Kakastart ko lang noong mag-business. Siguro wala pa akong 3 months na nag-ooperate noon. Nasa bigasan kami kasama yung dalawa kong attendant. Hapon yon, wala halos bumibili sa amin. Bigla na lang naming nakita na parang may kaguluhan doon sa barangay hall. Siyempre dahil mga dakilang chismoso, nakipag-unahan din kami doon sa mga tao na nandoon. Akala mo may artistang dumating sa dami ng gustong makasilip sa loob ng barangay hall. Sir Ned, doon sa harap ng pinto ng barangay hall, may lalaking nakatali ang buong katawan. Sobrang higpit, wala siyang pang itaas. May busal din sa bibig niya. Nagwawala siya na parang isda na nakatakas sa aquarium. Tinanong ko yung katabi kong usisero rin. Ang sabi, nahuli raw yung sinasabi nilang taong lobo na umaaligid sa lugar namin ilang araw na. Totoo yun, Sir Neb. May mga usap-usapan kasi sa lugar namin na may mga nakakita raw na mga magsasaka doon sa isang lalaki na nag-aanyong lobo o parang isang napakalaking aso. Hinabol nila yon ng mga karit nila at mga araro, pero hindi nila naabutan sa sobrang bilis. Tinanong ko kung sino yung nakahuli. Ang sabi, yung chief tanod daw namin sa barangay. Armado kasi yon ng baril. Tinamaan daw sa paa yung taong lobo, kaya nahuli nila at natalian. Pinagmasdan kong mabuti yung lalaking nandoon sa sahig. Nanlilisik yung mga mata niya. Yung laway niya pa nga ay lumalabas sa gilid ng bibig niya. Hanggang sa lumitaw mula dun sa barangay hall yung chief tanod namin. Lumapit siya sa lalaki na nandoon sa sahig. Inaasar-asar pa niya yung lalaki. At nung pabalik na sana yung chief tanod namin sa barangay hall,
kitang-kita ng dalawang mata ko, Sir Neb, yung sumunod na nangyari. Parang humaba yung pangil nung lalaking nakatali. Naging pulang-pula yung mga mata niya. Yung balahibo niya sa katawan ay lumago sa hindi maipaliwanag na paraan. Umupo siya, tsaka umalulong na parang aso. Kitang-kita ko kung paano niya pinwersa yung tali na nakapalupot sa kanya. Hindi yun nasira, pero lumuwag yun na sapat para maigalaw niya yung mga kamay niya. Lumingon yung chief tanod namin. Nakahanda na agad yung kamay niya sa baril na nasa tagiliran niya. Yung taong lobo naman ay tumayo. Mabalahibo, pula yung mata at sumugod doon sa chief tanod namin. Pagkatapos noon, yung sumunod kong narinig ay yung malalakas na putok ng baril. Napapikit na lang ako. Pagkadilat ko, balik na sa dati yung itsura ng lalaki. Hindi na makapal yung balahibo niya sa katawan. Wala na yung pula sa mata niya. Pati yung matalas na pangil ay parang umurong na sa bibig niya. Wala na rin siyang buhay. Duguan siya doon sa sahig. Hindi ko rin alam kung ano bang ginawa nila sa katawan ng lalaki na yon. Kung hinanap man lang ng pamilya niya na naiwan. Kasi sigurado ako may pamilya din yung tao na yon. Naging matagal na usap-usapan sa lugar namin ang tungkol sa taong lobo na yon. Maraming naawa, pero siyempre may mga nagsabi na dapat lang daw na pinapatay ang mga ganoong halimaw. Hindi ko rin talaga alam sa mga tao minsan, Sir Neb. Si Chief Tanod, hindi siya nakulong sa ginawa niya. Ang sabi ng mga saksi, parang self-defense lang daw ang nangyari. Nakakalungkot lang minsan kapag naaalala ko yung mga nangyaring yon. Sa ngayon parang naglaho na rin ang napakaraming mga kwentong kababalaghan dito sa lugar namin. Bunga na rin siguro ng pag-asenso ng mga taong nakatira dito. Hello po sa inyong lahat mga kapasta. Ako nga pala si Roger. Sana mapili po yung kwento at ma-inarrate ni Sir Neb. Matagal ko na kasing gustong marinig na mabigkas ito sa YouTube ng paborito kong narrator. Ang karanasang ikukwento ko ay isang karanasan na nangyari siguro 5 o 6 na taon na ang nakakaraan. Nagtatrabaho ako noon sa sisigan. Yun bang mga cart na nagbebenta ng sisig na pumupuesto kung saan saan. Malakas yung sisigan ng amo ko noon, kaya 24 oras na may naka-duty sa cart. Ako yung panggabi. May sisig rice kami na murang-mura lang. Sa halagang 25 pesos ay may rice meal ka na. Yun ang talagang dahilan kung bakit 24/7 ang operasyon ng sisigan. May mga bumibili kasi ng rice meal para sa almusal. Dahil nga mura na ay nakakabusog pa. Kadalasan ay mga taga call center na pauwi na ang customer namin doon. Mabalik sa kwento. Yung naranasan kong kababalaghan noon ay talagang nagpapatindig ng balahibo ko hanggang sa mga oras na ito. Yun ba namang sa patay na oras nangyari? By the way, ang patay na oras para sa sisigan noon ay alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Kukunti yung bumibili kapag ganyang oras at minsan ay talagang zero. Ayun na nga po Sir Neb, patay na oras ito nangyari. Mag-aalas 3 yun. Nagtatadtad ako ng mukha ng baboy para idagdag sa stock ko noon habang nanonood ng mga video sa Facebook. Imagine nyo yung focus na focus ako sa ginagawa ko at pinapanood nang biglang may sumutsot sa akin. Napahinga ako ng malakas at nagpalinga-linga kung sino yung sumusutsot. Sa sobrang kaba ko, hindi ko na binitawan yung kutsilyo. Dalawa kasi yung gamit na kutsilyo sa pagtadtad ng taba. Pagharap ko sa kabilang kalsada, para akong naglag. May 2 pulang liwanag akong nakikita. Tapos habang tumatagal, ay nagkakaroon yon ng muka. Katagalan ay nakita ko na mga mata pala ng matandang lalaki yung pulang liwanag na nakikita ko. Lumapit siya sa akin. Doon pa lang kinabahan na ako, Sir Neb.
Bakit mapula yung mga mata noong manong? Ang alam ko pusa o aso lang yung lumiliwanag ang mga mata. Pero hindi tao. Hindi na ako nagpahalata. Tinago ko sa drawer ng cart yung cellphone ko. Kasi pakiramdam ko noon, holdapper o budol-budol si manong. Hindi ko binitawan talaga yung kutsilyo. Nung makalapit siya sa akin, eh nagtanong siya kung ano raw bang tinitinda ko. Ang laki-laki ng sign ng cart na sisig at may picture pa sa harap. Pero inisip ko na lang na hindi marunong bumasa si manong. Kaya sinagot ko rin ang tanong niya. Sunod niyang tinanong kung ginagamitan daw ba ng laman loob ang sisig. Eh syempre sabi ko na lang hindi. Mukha at tenga ng baboy ang sangkap ng sisig. May konting atay pero kukunti lang talaga para mas murang maibenta. Parang hindi niya ako narinig. May tinaas siyang puting plastic na obvious na karne ang nasa loob. Malabsak kasi, tapos malansa at nakabakat yung laman at dugo. Sabi ni manong, ibebenta niya na lang daw sa akin yung lamang loob na dala niya. Meron din daw yung karne, liempo. Isama ko na lang daw sa sisig. Kako, hindi pwede. Kasi yung karne na ginagamit namin sa sisig ay templado. Tsaka hindi lamang loob ang gamit namin doon. Yun na naman si manong na parang hindi ako narinig. Ibibigay na lang daw niya sa akin sa halagang 300 yung lamang loob at liempo. Aaminin ko Sir Neb, medyo natempt ako. Dahil ang mura, tapos mukhang marami. Iuuwi ko na lang kako sa isip ko. Kaso diskumpiyado pa rin ako. Kaya tinanong ko si manong kung saan galing yung binebenta niya. Sa palengke raw. Kakakatay lang daw ng mga baboy, kaya meron siya noon. Inulit ko na lang na hindi namin pwedeng isama yon sa binebenta namin. Ito naman yung nakakakilabot para sa akin, Sir Neb. Biglang umubo yung matanda. Grabe, ang baho ng hininga niya. Malansa na hindi maipaliwanag. Kahit kailan ay hindi pa ako nakaamoy ng ganong klase ng hininga. Kahit alaga kong pusa na nagnanakaw ng hilaw na isda, hindi ganoon ang hininga. Basta malansa na mabaho na ewan. Nakakahilo. Naisip ko na naman na budol-budol si manong. Napakapit ako sa gilid ng cart kasi para akong matutumba sa hilo. Pagtingin ko uli kay manong, natakot na ako. Tingin ko kasi sa kanya ay nakabaliktad yung ulo. Tapos paulit-ulit niyang sinasabi na kunin ko na yung lamang loob. Libre na raw, basta gamitin ko sa sisig. Natataranta na ako noon. Tapos tanong ako ng tanong. Sabi ko, sino ho ba kayo? Ano ba kayo? Nung akmang lalapit siya sa akin, ay nakuha ko pang damputin yung kutsilyo. Kaso ay napaupo na ako sa simento. Mabuti at hindi ako nasugatan ng kutsilyo. Pero naikaskas ko yun sa simento. Kumukuha kasi ako ng suporta para makatayo. Tapos kaskas ng kaskas sa simento yung kutsilyo. Si manong biglang napahawak sa nakabaliktad niyang ulo. Tapos nagtatakbo palayo. Ang nakakapangilabot palalo, eh para siyang aso noong tumakbo. At sobrang bilis. Mga ilang segundo akong nakaupo sa simento at habol ang hininga. Nawala unti-unti yung hilo ko at uminom ako ng tubig. Kakabakaba ako noon kasi madilim pa. Baka ako bumalik si manong at kung ano ang gawin sa akin. Naglakad-lakad ako sa paligid ng cart. Hawak ko pa rin yung kutsilyo. Nakita ko naman na naiwan pala ni manong yung plastic ng lamang loob. Kinabahan na naman ako. Gusto kong buklatin na ayaw ko. Kaya ang tagal kong nakatitig lang doon. Maya-maya, biglang may galising aso na sumulpot at tinangay yung plastic. At rasagad ako sa nerbiyos. Sir Neb, kahit kanino ko ikwento ang karanasan ko na yon, ay iisa ang sinasabi. Aswang si manong at siya rin yung galising aso na kumuha sa plastic. Pwede daw na laman ng tao ang laman ng plastic at gusto niyang makahawa.
kaya pilit na binebenta yon sa akin. Takot na takot akong jumuti simula nang mangyari yon. Ang nangyari tuloy ay inilipat ang cart sa lugar na matao kahit madaling araw na. Ako nga po pala si Rona. Sobrang tagal na akong fan nitong channel at lahat ata ng upload nyo ay napanood ko na. Wish ko lang sana mabasa nyo po itong story ko na gusto kong ibahagi. Noong kabataan ko, Sir Neb, isa sa mga paborito naming gawin tuwing walang pasok ay yung paglalaro sa malawak na parang na matatagpuan malapit lang sa bahay namin. Tatawid ka lang doon sa tulay na bakal papuntang gubat. Didiretso ka lang doon hanggang sa marating mo na yung malawak na parang. Manipis yung damo doon at may mga bulaklak na lagi naming pinipitas at ginagamit sa paglalaro namin. Mga kababata ko ang lagi kong kasama kapag tumatambay kami doon. Kung ano-ano lang yung nilalaro namin. Habulan, taguan, luto-lutuan at kung ano-ano pang larong pambata. Uuwi lang kami kapag nagsawa na sa paglalaro. O kaya naman ay kapag napansin na namin na nagkukulay orange na yung langit. Ibig sabihin didilim na. Konting oras pa ay lulubog na yung araw. At kapag naabutan kaming mga bata sa labas ng bahay kapag wala ng araw, siguradong masisermonan kami ng mga magulang namin. At madalas na nagre-resulta sa pagbabawal sa amin na maglaro sa susunod na araw. Grade 4 kami nang may nakita kami sa parang na yon na nagpatigil sa amin sa paglalaro ng ilang buwan. Hapon na yon, siguro mga alas 4. Pagod na kami sa paglalaro ng habulan kaya naisip namin na mahiga na lang muna at panoorin yung mga ulap sa langit. Lima kaming nandoon nung araw na yon. Habang nanonood sa ulap, nagkukwentuhan din kami ng kung ano-ano. Mga napanood naming cartoons, mga gagawin namin sa 100 piso kapag may napulot kaming ganong pera. Sabay-sabay kaming nagsitayuan nung marinig namin yung takbo ng isang kabayo sa di kalayuan. Sir Neb, kulay puti yung kabayo. Ang ganda. Makintab yung balahibo niya at elegante yung pagtakbo sa parang. Bigla na lang tumigil yung kabayo. Kami naman nag-abang kung ano ang susunod na mangyayari. Nakita namin na kumalat yung liwanag mula doon sa kabayong nakatayo. Maliwanag siya pero hindi nakakasilaw. Kaya nakita pa rin namin kung papanong nag-ibang anyo yung kabayo. Lumiit siya ng lumiit hanggang sa naging kahugis niya na yung isang tao. Nung mawala yung liwanag, natira ang isang napakagandang babae na mahaba ang buhok at yung suot niya ay puting damit na kumikinang kagaya ng balahibo ng kabayo. Ako yung unang tumayo sa amin. Hindi na ako nag-isip pa at siguro ang dahilan kung bakit ako tumakbo pa uwi ay dahil hindi ko maintindihan yung nakikita ko. Kasi saan ka ba naman makakakita ng isang kabayo na naging babae? Tumakbo ako ng tumakbo at paglingon ko, sumusunod na sa akin yung ilang mga kasama ko. Tumigil lang kami nung lahat kami ay nandoon na sa bakal na tulay. Nag-usap-usap muna kami at napagkasunduan namin na sabihin pa rin sa mga magulang namin yung nakita namin doon sa parang. Pero kahit sila ay hindi alam kung ano nga bang klaseng nilalang yung kabayo na naging babae. Sabi ni Mama, baka raw diwata na tagabantay ng gubat. Ilang buwan din kaming hindi nakabalik sa parang, Sir Neb, dahil nga sa takot. Sinasabi pa ng mga magulang namin na baka nangunguha raw ng bata yung babaeng yun. Pero kalaunan, nagkalakas din kami ng loob at sinubukan naming tumambay ulit doon sa parang kapag hapon. Hindi na namin nakita pang muli yung diwata na yon. Hanggang sa lumaki na kami, nawala ng oras sa paglalaro, ay parang nalimutan na rin namin yung mga nangyari noon. Sa ngayon, Sir Neb, may bakod na sa lugar na yon.
nabili raw ng isang politiko yung lupa at balak gawing farm. Eric po ang pangalan ko. Naglakas loob akong ibahagi itong karanasan ko dahil may pakiramdam ako na aswang story talaga ito. Medyo matagal na rin itong nangyari, pero pilit kong aalalahanin ang ibang detalye bukod pa roon sa horror experience ko talaga. Yung part na yun kasi talaga ang hinding-hindi ko na yata makakalimutan hanggat nabubuhay ako. 16 years old lang ako nang magsimula akong magtrabaho sa isang medyo kilalang hamburger store. Ayoko na lang pangalanan itong hamburger store na ito, na isa yata sa pinaka-toxic sa lahat ng negosyong burger. Anyway, nakapasok ako roon sa edad na 16 dahil sa mga peke kong papel. Ang epic lang dahil hiningan pa nila ako ng SSS, PhilHealth at kung ano-ano pa. Pero nalaman ko naman na hindi pala nila hinuhulugan. At dahil medyo may kahirapan ng trabaho kung mahina ang dibdib mo, magkukwit ka agad-agad. Lagi kaming kulang sa manpower, kaya lagi kaming 9 to 9. Ibig sabihin ay dalawang crew ang magpapalitan imbis na tatlo. 9 ng umaga hanggang 9 ng gabi ang duty ng isa, at 9 ng gabi hanggang 9 ng umaga ang isa pa. 24 hours open kasi ang bawat outlet. Tapos kapag tinoyo pa yung kapalitan mo, ay hindi siya papasok sa shift niya, kaya mapipilitan kang mag 24 hours na nagtatrabaho. Naranasan ko yun, Sir Neb, pero hindi lang 24 hours shift, kundi 48 hours. Walang uwian, walang palitan ng damit, walang tulugan. Ginawa ko ng tubig yung tinda namin na Sting para lang manatili akong gising. Panay ang text sa tawag ko noon sa manager o supervisor yata namin para padalhan ako ng rescuer o yung crew na magmumula sa ibang outlet para pumalit sa mga kagaya ko na inabandona ng ka-shift. Pero dahil toxic nga yung trabaho namin, ay walang maipadalang magre-rescue sa akin. Kulang na kulang talaga sa manpower, kaya pati ibang outlet ay 9 to 9 din ang shift. Nakakaidlip naman ako paminsan-minsan kapag walang customer, pero kailangan ko talaga ng maayos at kumpletong tulog. Pagkatapos ng 36 hours na shift ko, ay mangiyak-ngiyak na ako dahil wala pa rin akong kapalitan. Gustong gusto ko nang isara yung outlet, pero hindi naman pwede dahil walang kikitain ang toxic na hamburger store. Ang kaso, hindi na talaga kaya ng katawang lupa ko. Bahala ng mapagalitan o masisante. Mamamatay ako kung pipilitin kong magtrabaho. Alas 10 yun ng gabi. Wala ng customer nun. Walang katao-tao sa kalsada, kaya naisipan ko nang isara yung outlet. Hirap na hirap akong ibaba yung dalawang malalaking bintana kasi wala na akong lakas. Nung maibaba ko na lahat ng panara, ay pinatay ko yung ilaw sa loob. May ilaw naman yung ref at salamin yung pinto noon, kaya maliwanag pa rin. Naglatag ako ng karton at natulog na. Nagising lang ako nung makarinig ako ng pagkulog na nasundan ng pagyanig ng outlet. Ang pangit ng gising ko na yon dahil disoriented ako. Mga ilang segundo akong walang maintindihan sa ganap. Nung mahimasmasan ako, ay naisip kong lumabas para i-check kung ano yung nangyayari. Pero Sir Neb, pagtayo ko para itaas yung isang bintana, bigla akong nakaramdam ng kaba. Parang may nagsasabi sa akin na huwag akong lalabas. Maya-maya, kumulog na naman. Napatakip ako sa bibig ko at na-realize ko na hindi pala kulog yung naririnig ko. May humahampas sa paligid ng metal na katawan ng outlet. Pero sino? At anong trip yun? Ang ginawa ko, iniangat ko ng konti yung isang bintana. Sumilip ako sa ibaba at para akong madudumi. Pagkakita ko sa maputik na paa sa labas, parang nakaharap sa bintana yung may-ari ng mga paa. At inaabangan na buksan ko ng tuluyan yung bintana.
dahan-dahan kong binaba uli yung bintana, sabay kuha roon sa maliit na bakal na pin na siyang pinaka-lock ng bintana kapag sinasara yon para ibiyahe at ilipat ng lokasyon. Saktong pagkalagay ko ng isang pin, ay bigla na namang kinalampag yung outlet. Pagkatapos ay may maputik na daliri na lumusot sa ilalim ng bintana at pilit yung binubuksan. Pinigilan kong sumigaw. Kinuha ko yung isa pang pin at yung isang gilid naman ng nilock ko. Medyo nakampante ako kasi nalock ko yung parehong bintana. Ilang minuto sigurong may nagkakalampag. Tapos may mababagal na ungol. Napasiksik na lang ako sa ref habang hawak yung bread knife. Hindi ko alam kung paano ako mapoprotektahan ng bread knife, pero mabuti na yon kesa wala. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, kaya dasal na lang ako ng dasal. Nakiramdam lang ako sa mga susunod na mangyayari dahil biglang tumahimik yung paligid. Hanggang sa nakatulog na lang ako na nakasiksik sa gilid ng ref. Nagising ako dahil na naman sa mga kalampag sa outlet. Pero sa pagkakataong yon ay may kasama ng pagtawag sa pangalan ko. Nabusesan ko yung supervisor namin. Medyo maingay na sa paligid at may sumisilip ng liwanag sa gilid ng mga bintana at pinto. Halos mapaiyak ako kasi umaga na pala. Pagbukas ko ng outlet, akala ko mapapagalitan ako ng supervisor dahil nagsara ako. Pero sa halip, siya pa ang nagsorry sa akin dahil dalawang araw akong naka-duty. Naiintindihan daw niya kung bakit ako nagsara. Tapos pinauwi niya na rin ako. Sa bahay na lang namin ako nakapagkwento nang naranasan ko nung makauwi ako. Galit na galit si mama. Tapos hindi na niya ako pinapasok uli roon. Hindi dahil sa naranasan kong kababalaghan, kundi dahil sa dalawang araw akong nag-duty. Si mama kasi hindi mapaniwalain sa mga aswang. Sabi niya sa sobrang pagod at puyat ko lang daw, kaya akala ko ay totoo yung panaginip ko. Sir Neb, may isang nakakapangilabot na detalye ang hindi ko napansin bago ako umuwi noon. Sinabi na lang sa akin ng bisor ko tsaka nung katrabaho ko. Yung mga store kasi namin may mga upuan sa gilid na nakamount sa bakal na tubo. Nung umuwi daw ako after ng 48 hours na shift ko, napansin nila na yung isa sa mga upuan ay nakabaluktot, nakabend yung makapal na tubo kung saan yun nakamount. Hindi na ako ulit nagtrabaho dun. Isa lang ang masasabi ko, Sir Neb. Kung ano man yung nilalang na nakabantay sa akin sa store na yon nung gabing yon, ay hindi yun tao. At sobra akong nagpapasalamat dahil hindi niya nagawang buksan yung outlet. Hindi ko ma-imagine kung anong balak niyang gawin sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Nato, Sir Neb. Matagal-tagal na rin akong nakikinig dito sa YouTube channel mo at kinikilabutan talaga ako sa mga kwentong ninanarate mo dito. At sana isa rin ang kwento ko sa maibahagi mo sa mga listeners mo. Itong karanasan ko ay nangyari nito lang katatapos na pandemic. Nawalan ako ng trabaho sa probinsya at kinailangan kong lumawas ng Maynila dahil pinasok ako ng kaibigan ko since high school na si Jay bilang rider sa isang kilalang courier company. Inalok din niya ako na sa kanila na lang tumira dahil ilang buwan na lang ay magmamigrate na rin siya papuntang Canada. Pasunod na din siya sa pamilya at gusto niya daw na ako ang tumira sa bahay nila habang nasa abroad sila. Siyempre malaking bagay yun. Malilibre ako sa renta kaya tinanggap ko na. Malaki at medyo may kalumaan na yung bahay nilang yon sa Santa Ana. Medyo may pagka-creepy din. Pero okay na din kesa naman rumenta ako. Mahirap kayang mangupahan, lalo pa at maliit lang ang kita ko bilang rider. Ayun na nga, Sir Neb. Unang gabi ko palang doon ay hindi na ako komportable. Pagpasok ko palang sa bahay, ang bigat na ng pakiramdam ko.
may kilabot ba na hindi ko maintindihan? Sabi nila pag ganun daw, posibleng may katabi ka na hindi mo nakikita. Pero syempre di ko yun pinahalata kay Jay. Baka kasi ma-insulto siya. Doon niya ako pinatulog sa guest room nila. Medyo alanganin nga ako kasi ang creepy talaga ng bahay, lalo na yung kwartong yun. Pero choosy pa ba ako? Libre na nga lang. Agad naman din akong nakatulog, siguro dahil sa pagod. Mahaba kasi yung minotor ko, mula bataan pa. Bandang alas tres, naalimpungatan ako. Parang init na init ako at pinagpapawisan kahit nakatutok naman sa akin yung electric fan. Bumangon ako at nagpunas ng pawis. Tapos naramdaman ko na para bang may nakatingin sa akin. Wala namang tao doon dahil sarado yung pinto at mga bintana, at nasa kabilang kwarto naman si Jay. Pero Sir Neb, ang lakas talaga ng pakiramdam ko. Pinilit ko na lang na hindi pansinin yon at bumalik na lang ako sa pagtulog. Nung sumunod na gabi, alas tres din ng madaling araw, nagising ako dahil parang may tumatawag sa akin. Napabalikwas ako ng bangon. Pinakiramdaman ko yung paligid, pero nawala naman yung tumatawag. Nakaramdam na ako ng takot dahil dinig na dinig ko talaga na may tumawag sa akin. Nagdalawang isip naman akong tumayo para buksan yung pinto. Oo Sir Neb, kalalaki kong tao pero matatakotin talaga ako. Pero sino ba naman ang hindi matatakot kung magigising ka ng alanganing oras na may tumatawag sa pangalan mo pero wala ka namang makikita? Kinabukasan tinanong ko si Jay kung tinatawag niya ako sa kwarto. Hindi daw, dahil maaga siyang nakatulog. Pangatlong gabi, nagising na naman ako Sir Neb. Bigla na lang yung pagmulat ng mata ko. Nakiramdam uli ako sa paligid. Wala naman akong nadinig o nakita. Tinignan ko yung oras sa cellphone ko. Saktong alas tres ng madaling araw. Hindi ko alam kung bakit saktong alas tres ng madaling araw ako nagigising. Anong meron sa oras na yon? Pumikit na ako para piliting makatulog uli. Pero nakarinig naman ako ng mahinang boses. Actually, maraming maliliit na boses na parang dumadaing o umuungol. Biglang dilat uli ako. Nagpalinga-linga ako pero wala na naman akong nakikita. Takot na ako at hindi ko na alam yung gagawin ko. Napabangon na ako at napaupo habang nakatakip yung kamay ko sa tenga. Pero patuloy pa rin yung mahihinang hiyawan ng mga boses na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Takot na talaga ako nun, hanggang sa hindi ko na kinaya. Nagtatakbo ako palabas ng kwarto at kinatok ko si Jay. Pero pinagtawanan lang niya ako nung ikwento ko sa kanya yung nangyari. Nung umagang yon, nagpaalam ako ng maayos sa kaibigan ko. Naghanap na lang ako ng mauupahan, kahit bed space lang. Hindi ko kayang magtagal pa sa bahay na yon na may nakakatakot na elemento. Isang pagbati po sa inyo Sir Neb. Magandang araw po sa inyo. Kagaya ng inyong mga taga-subaybay, ay gusto ko din pong magbahagi ng isang karanasan. Ako po si Sally. Nasa elementary po ako nang mangyari ang karanasan kong yon. Sa lugar namin sa tabi ng school na pinapasukan ko, ay may isang albularyo na dinadayo ng mga taga-iba't ibang lugar, si Caselmo. Mahusay siyang manggagamot ng iba't ibang mga kakaibang sakit. Magaling din siyang manghilot. Katunayan, kaming magkakapatid ay sa kanya palagi dinadala ni nanay tuwing nagkakasakit, at gumagaling naman kami agad. Pero mas nakilala si Caselmo sa panggagamot ng mga sinasaniban. Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin ng sinasaniban, hanggang sa makakita ako mismo nito habang ginagamot ni Caselmo. Walang pasok sa school nun, at pag ganung walang pasok ay humahango ako ng biko sa kapitbahay nila Caselmo para itinda.
Yun ang sideline naming mga bata noong araw para magkaroon lang ng pambaon sa school. Noong araw na yon, mahaba yung pila ng mga nagpapagamot. Kaya naisip ko na doon magsimulang mag-alok ng paninda. Malapit na ako sa unahang pila at halos nangangalahati na din yung tinda ko sa dami ng bumibili. Umupo ako sa bakanting upuan katabi ng isang batang babae. Halos kaedad ko lang yon. Inalok ko siya kung gusto niya. Pero tinignan niya lang ako ng masama. Napatingin ako sa matandang babae. Siguro yun yung nanay niya. Bakas sa mukha niya yung pag-aalala. Pero ngumiti siya sa akin at umiling. Yung batang babaeng katabi ko ay hindi mapakali. Nagkukuyakoy siya habang nakayuko at pinagkikiskis yung mga kamao niyang nakatikom. Nagtaka ako sa ginagawa niya, lalo na nung bumilis ng bumilis yung pagkuyakoy niya at pagkiskis ng kamao habang tumatawa. Titig na titig ako sa kanya at sa ginagawa niya. Tapos bigla na lang akong nagulat nung bigla siyang tumingin ng marahas sa akin habang nanlilisik yung mapupulang mata. Napatayo at napaatras ako sa takot. Noon siya niyakap ng nanay niya at pilit pinapayapa. Pero tinabig siya nito at doon na nagkagulo yung mga tao. Lumabas yung mga kasama ni Caselmo at pinagtulungan nilang ipasok yung bata sa loob. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nakisilip ako sa loob pero pinalabas yung mga tao at sinara yung pinto. Kahit natatakot ako, dala ng curiosidad, ay gusto ko talagang makita kung anong nangyayari. Kaya umikot ako sa likuran dahil alam kong may bintana doon sa kusina nila. Patingkayad akong sumilip at nakita ko na nakaupo yung bata sa harap ni Caselmo habang pigil sa magkabilang braso ng dalawang lalaki. Napakalakas niya. Nagagawa niyang makapiglas sa pagkakahawak nila. Nagsasalita siya ng lengguwaheng hindi ko maintindihan na parabang boses lalaki, samantalang batang babae ngayon. Tumutulo din yung laway niya habang nanlilisik yung mga mata. Nanlalaki yung mga mata at ulo ko nun. Aalis na sana ako sa pagkakasilip nung bigla siyang sumigaw ng malakas. May nilagay si Caselmo sa noo niya na kinagalit nito ng husto. Dinuraan niya si Caselmo sa muka habang pilit na kumakawala sa pagkahawak nung mga lalaki. Shock na shock ako sa nakikita ko. Hindi ko na alintana kung nagkakandatuwad na yung hawak kong paninda noon. Maya-maya pa ay bigla siyang nanlupaypay at parabang nawalan ng malay. Noon lumapit yung nanay niya at umiiyak na niyakap yung bata. Umalis na ako sa pagkakasilip sa bintana. Hindi ko na naitinda yung mga kakanin. Takot na takot at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ganun pala yung sinasabi nilang sinasaniban. Nakakatakot na nakakaawa yung bata. Kinuwento ko yun sa nanay ko at sa mga kapatid ko nung makauwi ako. Sinabihan ako ni nanay na palagi daw magdarasal at maging malapit sa Diyos para hindi mapasukan ng masasamang espiritu. Sa batang isip ko noon, Sir Neb, ang pinaniniwalaan ko ay ang nakita ko. Kaya naman naniniwala ako kay nanay at tama naman din na dapat huwag tayong makalimot na tumawag sa Diyos. Kinalingguhan ay nagsimba kaming mag-anak at nakita ko doon yung batang sinaniban. Bakas sa mukha niya yung hirap ng pinagdaanan niya. Kita rin sa katawan niya yung mga pasa at mga latay na dulot ng pagpapahirap ng elementong sumanib sa kanya. Napalingon siya sa akin at bahagya akong nakaramdam ng takot. Pero ngumiti naman yung bata. Siguro sa mga oras na yon ay hindi na siya ginagambala nung sumanib sa kanya.
Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Meron lang po tayong special at controversial na shoutout. Ganito kasi yung nangyari. Merong mga subscribers natin ang pumunta doon sa nakalagay na return address sa Shopee account natin. Doon sa mga binibenta ko yung mga comics at libro. Ayun nga, pinuntahan nila yon para daw makilala ako. Pero kasi hindi ko address yung nakalagay doon. Address po yun ng tita ko. Gabi pa silang pumunta. Natakot yung tita ko kasi hinahanap nila si Neb Quero. Eh hindi naman niya kilala si Neb Quero. Gabi pa naman sila pumunta kaya talaga natakot sila. Pero bumalik naman sila the next day. Tapos nag-sorry. Tapos nag-iwan pa nga sila ng mga pangalan. Ayun nga mga kapasta, wala po ako sa address na yon. Yun lang yun nilagay ko kasi malapit yun sa branch ng JNT. Anyway, ayun nga, nagpapa-shoutout na lang yung mga pumunta sa bahay ng tita ko. Pero maraming salamat pa rin po sa effort nyo yung mga nagpunta dun sa bahay. Ayun nga, nagpapa-shoutout sila, nag-iwan sila ng mga pangalan. So ayun, special shoutout po kay Sir Jerome Marquez, Jerome Marquez, kay Ralph Brian Abanto. Mga taga-Bataan yata sila, uy, ang layo pa. Tapos shoutout din kay Ma'am Mira Macalino ng Baguio City. Ang lalayo ah. Muli po, shoutout kay Sir Jerome Marquez, Jerome Marquez, Ralph Brian Abanto at kay Ma'am Mira Macalino. Ayun po, kahit natakot yung mga nakatira dun sa address na pinuntahan nyo, sobrang thank you po pa rin sa effort dahil gusto nyo akong makita. Sana po nakabawi man lang itong shoutout. Maraming maraming salamat po sa suporta. Yun lang pong sasabihin nyo sa akin na lagi kayong nakikinig sa akin habang nagtatrabaho, habang nag-aaral. Naku, napakalaking bagay po niyan sa akin. Sobrang thank you po sa inyo. Anyways, yan lang pong episode natin para sa araw na ito. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.